mo kanina eh. Kilala po ako. Pero tek, kilala niya po si Nanay at si Zoe. Tek, kinakabahan po ako. Hindi po kaya tao po siya ni Ma'am Moira? Anak, alam ko na nasanay tayo na laging kinakabahan dahil kay Moira. Pero nakakulong na siya. Wala na siyang magagawa. Baka nakakalimutan mo. May utang ka pa sa akin. May alam ako tungkol sa'yo. Eh, sabihin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya din kita ipatumba. Bago mo ako ipatumba, ipakukulong muna kita. Nakita ko kausap mo si Ninang. Binigyan mo ng pera. You want me dead? Hindi, ikaw pinag-uusapan namin, Madam Lotus. Mahaba pa ang buhay ko. But your life ends tonight. Hindi po kayong pinapatira ni Tanya. Ibang tao po. Pag ako trinidor, hindi ako magdadalaw ng isip na dukutin yung mga mata mo. Ma'am Giselle, kaya ko po. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ako, nag-aalala ako. Alam mo, tawagan ko na lang kaya si Ubeng para may kasama ka. Ma'am Giselle, huwag na po. Huwag niyo pong tatawagan si RJ. Okay lang po ako. Mag-concentrate na lang po kayo dyan. Ako na pong bahala. Ingat ka. Sige po, ma'am. Salamat po. Cheers, Roger. Salamat po. Hindi, sasabog ang ulo mo pati ng mga yon. Hindi asawa mo taloy. Idadamay ko rin ang anak mo. Naintindihan mo? Tita Giselle eh. Sabi niya po, nakikitain mo daw po yung si Dax na mag-isa ka lang daw po. Si Ma'am Giselle talaga. Nay. Nay, sigurado ka po ba dito? Tingnan niyo po, nilalamig po kayo. Ibig sabihin, kinakabahan ka po. Umuwi na lang po kaya tayo. Hindi naman po talaga magandang idea to eh. Anak, nandito na ako eh. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang umuwi. Sige na, umuwi ka na. Nay, hindi naman po pwedeng iwan lang po kita doon sa lalaking nagbigay ng trauma sa'yo. Anak, kaya ako nagpunta dito kasi gusto kong harapin yung trauma ko. Tsaka kaya ako nandito kasi meron akong gustong malaman. Kaya hindi mo na ako mapipigilan. Anak, please, umuwi ka na. Pigilan, eh, hindi nyo rin po ako mapapaalis po dito. Nay, sasamahan po kitang kitain yung lalaki yun. Bakit kayong nandito? Akala ko si Ma'am Giselle. Teka. Ikaw yung lalaking nakabunggo ko sa ospital kahapon, di ba? Ay! Sorry po. Dok, Annalyn? Nakita na po ba tayo? Hindi kasi po kita makilala kasi nakamaske. Pero parang pamilyar ka po.
Anak, sandali. Ospital? Anong sinasabi mo? Nasa Apex po yung lalaking yan kahapon. At sigurado po kung siya po yun kasi yan din po yung cup na gamit niya kahapon eh. Nasa Apex ka kahapon? Anong ginagawa mo doon? Dito na ako. Hello. Bata. Alam mo, patakaran ko. Ha? Kapag hindi patay, walang bayad. Bakit? Kailan ba ako sumablay? Sige, balitaan mo ako mamaya, ha? Sige. Tawag na lang ako ulit pag patay na siya. Ayos na. Ha? Tawag yun mamaya. Na. Goodbye, Kunuan. Hello, world! Wala akong kailangan sabihin sa inyo. Dahil hindi naman kayo ang kamitap ko. Pero may atraso ka sa akin. Tapos ngayon naman, may binabala kang masama sa anak ko. Huwag ka mang praning. Wala akong gagawin dyan sa anak mo. Pumunta ako ng ospital para magpa-check up. Nakita ko lang yan. Binunggu pa nga ako. Ba't bigla kang umalis? Eh, anong gagawin ko doon? Sinungaling ka! Alam mo, dapat sa'yo, hindi ka nakalusot sa mga kasalanan mo eh. Ang dapat sa'yo, makulong kasi kriminal ka! Magsama kayong dalawa ni Moira! Alam mo, kung hindi ka mapaprusahan ng batas, kahit dito man lang, makaganti ako sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin! Nay! Tama na po, ma'am! Isa pa, papatulon na kita! Kulang pa yan sa lahat ng mga ginawa mo sa akin! Kulang pa yan! Tama na, o! Visit kayo. Sayang oras ko sa inyo. Alis na ako! Max! Nay! Max, sandali! Sampal kita. Dax, kailangan talaga kita makausap. Naman pala eh. Babait ka naman pala eh. Basta huwag mo na akong sasampalin ulit, ha? Alika, pumasok ka muna doon. Grabe, ma'am. Ang sakit ng sampal mo sa akin, ha? Oh, nakabawi ka na. Uwi sa tayo. Kulang pa yan. Gusto mong makabawi? Magsabi ka sa akin ng totoo. Anong totoo? Ano bang gusto mong malaman? Di ba umamin na ako? Si Moira ang nag-uto sa akin. Sino pang ibang kasabot ninyo? Kulit mo naman, eh. Ako at si Balahabia. Kami lang. Alam ko meron ka pang ibang kasama. Alam ko na meron pang ibang kakampi si Moira. Dax, nakikiusap ako sa'yo. Magsabi ka na ng totoo. Sino pang ibang kasabot niyo? Kasabot ba si Zoe?
O, Doc, kumusta yung result ng laboratory ng pasyente? Sige, bataan mo lang ako, ha? Okay. Kagabi pa ako tumutawag. Zoe, anong ginagawa mo dito? Kahapon pa ako tumutawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Nasa bahay ako. Ayokong pag-isipan ako ni Lineth. Bakit ba? Si Dax, pinuntahan niya ako kahapon sa Apex. Ano? Oo, pinagbantaan niya ako. Ang sabi niya, ilalaglag niya ako. Zoe, nagkasundo na kami. Sa tingin mo, makikinig sa'yo yun? Makikinig siya. Hindi makikinig sa'yo yun. He is a criminal. Sarili lang niya ang pakikinggan niya. Zoe, kumalma ka. Paano naman akong kakalma? Eh, papakulong niya ako. Zoe, baka naman empty threats lang yan. Meron ka bang ginawa sa kanya? Wala! He is a ticking time bomb. Alam mo ang dapat natin gawin? I-eliminate siya bago tayo pa ang ma-eliminate niya. What? Sigurado ka ba? Para kang nanay mo. Well, I will do what she did if it needs my survival. Alam mo gagawin ko? Hahanap ako ng hitman para mapatumba niya yung leching tax na yan. At pag nangyari yun, hindi wala na akong problema. At si Mommy, makakalabas siya ng kulungan. Zoe, listen to me. Hindi ka magiging kriminal katulad ng Mommy mo. Hindi ako papayag. I will handle this later. May OR lang ako. Pero maniwala ka sa akin. Hindi tayo ilalagdag ni Dax. Okay. Kaya bumalik ka na sa Apex. At huwag ka munang pupunta dito sa East Ridge. Sige na. Usap ako sa'yo. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Kapalit man lang lahat ng sakit na binigay mo sa akin. Sabihin mo na. Sabi na. Ano? Tumawag na ba? May balita ka? Wala bang tawag? Masyado ka namang atat. Eh, ba't di mo nila kasi tawagan? Utusan mo ba ako? Hindi, naninigurado lang. Masyado ka namang atat. Nagtatrabaho yung tao ko eh. Tumawag ako dun. Eh, kung mabunlaso ba yun? Alam mo, umalis ka na nga dyan. Sige na, doon ka na nga. Bakit ka na nga dun? Magbalitaan kita. Huwag ka mag-alala. Wala pong na hindi na itutumpay yun. Kuya, please, umamin ka na lang kung sino yung kasabot mo. Kasi baka mamaya kung sino yung pinoprotektahan mo, saktan pa kami. Maawa ka naman, kuya. Ma'am, Doc, ang totoo niyan, ako lang talaga si Balhati at si Moira. Wala nang iba. Maniwala kayo. X-Man, mamatay man ako. Kung totoo nga yan sinasabi mo, sinong tumutulong sa'yo ngayon? Ang balita ko, nagpalit ka daw ng abogado. Kung sino man ang tumutulong sa'yo, anong pakay niya? Bakit ka na tinutulungan? Ang dami niyang tanong. Talagang marami akong tanong. At nag-iintay ako ng sagot. Sino ba yung tumutulong sa'yo? Ano, kilala ko ba siya? Bakit ka na tinutulungan? Ano ba ang gusto niya sa'yo? Alam mo, ma'am, matagal na ako dito sa kalakaran na to eh. Marami na akong kilala at connection. Siyempre, ayaw nila akong mawala kasi magaling ako eh. So, sino ay tumutulong sa'yo? Dok, confidential eh. Kasi kahit naman sabihin ko rin sa'yo, kilala mo ba? Pero ma'am, sigurado ako kung sino man yon, hindi yung kakampi ni Moira. Kasi, kaya niya ako tinutulungan para hindi makalabas si Moira. Kaya ma'am, pasensya na kayo dun sa nagawa ko ha. Sumusunod lang naman ako sa utos. Sana walang personalan. Trabaho lang. Trabaho lang? Eh dahil sa'yo nagkaroon ng trauma yung nanay ko! Sinaktan mo siya pati si Harry! Kaya nga, Doc, sorry nga.
Eh, nangyari na yun. May magagawa pa ba tayo? Ako naman ang may tanong. Okay na kayo? Baka pwede na tayong umorder. Gutom na ako eh. Peter! Uy! Ayun. Pwede yung pakidala na lang to sa table number 4. Ako na bahala dyan. Please. Thank you. Hello, good morning. Here's our venue. Hi. Oh, masarap. Masarap na po. Doc RJ, alam ba ni Ma'am Moira na hindi na-grant yung bail request niya? I'm sure ibinalita na sa kanya ng abogado niya. For sure, gigil na gigil si Ma'am Moira. Malamang nahihirapan na yun sa loob. At sigurado ako, gustong-gusto niya na makalabas. Well, what can she do? She's behind bars. And malakas ang kaso namin laban sa kanya. Eh Doc, di ba sinabi niya marami siyang galamay? Sinabi niya yun sa interview. Isang utos niya lang, pwede niyang balikan ang mga kaaway niya. Pwede niya kayong balikan. Kaya nga, Doc, kailangan niyo mag-ingat. Mahirap na kasi. Ninang, ano na update? Tumawag na ba? Oo, kakatawag lang. Hindi matira. May kausap ang mag-ina eh. Mag-ina? Anong itsura? Tanungin ko pa ba yun? Hindi naman kaya sina Lynette at Annalyn yun? Sino? Wala mga peste sa buhay ko na dapat namin ipatumba. Ah, Ninang? Oh. Baka naman pwedeng makitawag. Extra bayad to, ha? Isa mo? Hello? Hello, Zoe! Mom? Mom! Kamusta ka na? Huwag mo nga akong mamami-mami dyan. Kung hindi lang talaga importante yung pagagawa ko sa'yo, hindi na kita tatawagan. Hindi mo man lang ba ako kakamustahin? Ano na naman bang problema mo? Huwag nga magmaang-maangan dyan. Di ba? Tetestigo ka laban sa'kin sa kaso ko? What? Of course not! What? Ibig sabihin, hindi ka tetestigo laban sa'kin? Walang yung Giselle na yan talaga. Sinungaling eh. Lagot talaga yung babaeng yan sa'yan pag ako nakawala dito. Kaya anyway, kailangan malaman mo kung nasaan si Lynette at si Annalyn ngayon. Ma'am, ayoko. May problema din ako ngayon. Naalala mo yun si Dax? Pinagbantaan niya ako, ang sabi niya, sasabihin daw niya, nakasabot mo ako. Zoe, darling, huwag mo nang problemahin yan si Dax. Dahil hindi pa tapos ang araw, mawawala na yan sa mundo. At kapag sinwerte tayo, pati na rin sina Annalyn at Lynette. Basta alamin mo kung nasan sila ngayon. Sige na. Salamat po. Kaya bayad ah. Mildred, eto konting salubong. May kumot yan, may tuwalya, may... May toothbrush din po at saka toothpaste. Oh. Ayaw! Diyan, ito pa siya. Dami. Ay, oo nga pala. Ah. Ito. Ah, yan. Oh. Oh, meron pa. Specialty ko yan. Bilo-bilo. Ba, may pamerienda pa. Ah. Ikaw pa. Dami nito ah. Ba, yayamanin si Idol, ah. Eh, medyo, asensado na. May jowa kang kano. Uy, wala, no? Wala. Wala!
Ano, eh, working girl tayo ngayon eh. Nga pala. Kumusta na si Moira? Hirap na ba? Aba, oo naman. Pag-gabi nga, muntik na. Eh, akala kasi ni Madam Lotus, pinapatumba siya ni Tanyag. Yun, muntik matudas. Papatumba? Tiyang, pwede ba yun dito? Oo. Teka, ibig sabihin, malakas si Moira dito? Siyempre. Hindi? Hindi, pero may ibang pinapatumba si Tanyag. Ano ko, ngayon yun eh. Ocha, ito na naman ako si Daldal. Yun na. May ipapatumba si Moira? Sino? Sino? Mildred, sino? Sabihin mo na. Kundi hindi ka na makakatikim ng bilo-bilo ko. Ito na nga. Witness daw sa kaso ni Moira. Dax ba yun? Dax? Si Dax? Si Dax? Naku! Eh, pag namatay si Dax, hihina ang kaso ni Moira. Pero ang alam ko, hindi pa na itutumba yun eh. Kasi may kasama raw na mag-ina. Mag-ina? Mag-ina? Sino yun? Mag-ina? Tiyang! Oh! Baka ko si Lilith at si Annalyn yun! Tatawagan ko. Hindi sumasagot si Lilith. Ay, naku, Tiyang! Baka naka-silent ang phone niyan. Si Annalyn, ho. Yun ang tawagan niyo, si Annalyn. Si Annalyn. Opo. Annalyn, Annalyn. Magot ka. Hello, Lan. Apo! Salamat at sumagot ka. Kasama mo nanay mo? Opo. Bakit po? Magkasama nga kayo? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Andito po kami sa Resident East Bistro. May meet po kasi si nanay eh, kaya sinamahan ko po siya. May meet kayo? Si Dax ba yan? Paano niyo po nalaman yun? Dax nga! Annalyn, makinig ka sa akin. May papatay kay Dax. Umalis kayo dyan at baka pati kayo madamay. La, ano po yun? La, hello? Hello? Hello, Annalyn. Makinig ka sa akin. Umalis kayo dyan. Umalis kayo. Annalyn, naririnig mo ba ako? Annalyn! La? Hello, La? Annalyn, umalis kayo dyan. Annalyn! Annalyn! Naririnig mo ba ako? Tiyang, anong sabi ni Annalyn? Putol na hiling niya. Hindi ko alam kung narinig niya yung sinabi ko eh. Nako, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Magkakasama yung tatlo? Oo, baka madamay ang mag-inang yan. Pag ganyan pa naman, ko wala nang pake, basta maitumba yung target. Nay, at tumawag po sa akin si Lola kaso nalubot po yung cellphone ko eh. Pwede ko po bang hiramin yung cellphone mo? Oo naman. Bakit? Ano bang sabi ni Chiang? Ang sabi niya po, alam niya daw po nakikitain po natin si Dax. Ah? Paano naman niya nalaman? Hindi ko nga po alam eh. Tapos hindi ko po siya masyadong maintindihan. Pero parang may kinalaman po kay Dax. Sabi niya po, umalis na daw po tayo agad dito. Ha? Dagdagan ko na yung bigay ko sa inyo. Masigurado lang mapatay yung Dax na yan. Nag-iwan mo ako! Oras mo na. Moira! Tukol mo yung barin! Putukan mo to! Pag napatay ako nito, makakalaya si Moira! Gusto mo ba yun? Putukan mo!